Tidal Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang ating latest update ngayong araw, September 12, 2023. Yung minomonitor nga po nating tropical depression as per European Center and low pressure area naman as bagong pag-asa DOST. Ito nga po ay nakaka-apekto dito sa may parte ng Batanes at Cagayan, yung extension ng kanyang kaulapan. At posible nga po, mamayang alas 2 ay mag-downgrade na muli ito into low pressure area at tuluyan na nga pong malusaw. At yung ating southwest monsoon o yung habagat ay patuloy nga po nakaka-apekto yan sa may parte ng Bicol Region, Mimaropa, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, dito rin po sa BARMM, at dito po sa Metro Manila at natitirang bahagi ng ating bansa. Yan po ay dulot ng ating habagat na posibleng makaranas ng mga cloudy sky with scattered rain shower and thunderstorm. At ayon naman sa ating European Center ng Advanced Weather Forecast, may mga posibleng low pressure area na mabubuo pa rin sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility, at asahan natin na makakaranas pa rin tayo next week ng posibleng mga pag-ulan. Dumako na nga po tayo sa ating Advanced Weather Forecast. Dito nga sa ating Advanced Weather Forecast, bukas September 13, asahan natin as low pressure area na lamang itong minomonitor natin na sama ng panahon, at patuloy nga po yung habagat ay makakaapekto sa ating bansa. By September 14, wala na po yung low pressure area at yung habagat ay posibleng nagpapaulan sa western section ng ating bansa. By September 15, tuloy-tuloy nga po makakaranas po tayo sa gabi ng mga pag-ulan dahil po sa habagat. By September 16, magkakaroon tayo ng possible low pressure area dito sa may eastern section ng Northern Luzon, at mababa naman ang tsansa na maging isang bagyo. Asahan naman natin yung mga pag-ulan dahil po sa habagat. By September 17, tuloy-tuloy po makakaranas pa rin ng pag-ulan ang ating bansa, lalong-lalo na po itong parte ng Luzon dahil po yan sa habagat. By September 18, tuloy-tuloy pa rin po makakaranas tayo ng mga pag-ulan, na ito po mapapansin natin, puro hapon at gabi yung mga posibleng pag-ulan na ating mararanasan. At ito pa rin po, magkakaroon muli ng panibagong low pressure area sa eastern section naman ng Visayas. Pagdating naman ng September 19, tuloy-tuloy pa rin po makakaranas tayo ng mga pag-ulan. Kung mapapansin nyo po, yung pagbugso na ng ating easterlies ay makakaapekto na po yan sa ating bansa. By September 20, tuloy-tuloy pa rin makakaranas tayo ng mga pag-ulan. Dito mapapansin natin yung pagsalubong nung easterlies at ng hanging habagat, kaya mas magdudulot nga po yan ng pag-ulan sa ating bansa. By September 21, tuloy-tuloy pa rin po makakaranas po tayo ng mga pag-ulan. Kung mapapansin nyo nga po, yung mga pag-ulan ay posible natin maranasan yan ng hapon at ng gabi. Again, inuulit natin, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago yan. Kaya palagi tayo tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.